Hingan ho natin ang reaksyon ang PhilHealth sa pamagitan po ni General Dick Morales, retired President po at CEO ng PhilHealth. General, magandang umaga po. Good morning. Magandang umaga, Kanoli. Lakas ng boses mo. Talagang you are in good health. dapat to, General. Dapat. General, may lumabas yung balita na tatlong official daw po ng PhilHealth ang nag-resign dahil sa aligasyon na corruption sa PhilHealth. Ano ba ito? Unang-una, yung isang, hindi ko pa nakita yung mga resignation, pero nakabalita na ako. Opo. Yung isa, dinideny niya na nag-resign siya, hindi totoo. Sino ito ho? Attorney Labe. Labe, ah si Labe, okay. Oh. He denied, corporate counsel siya, so he denied na resigning. Yung isa naman, yung executive assistant ko, magre-resign siya kasi mag-PhD, mag-aaral. PhD? Yeah, oo. Sa abroad ba? Nilalakad pa yun. Sino ito? Si Bal Laborte. Laborte. Si Bal Laborte. Yeah, nag-file siya ng resignation kasi mag-aaral niya. Head Executive Assistant. Okay. Oo. Etong pangatlo, ito si, hindi ko alam kung ito yung tunay na pangalan ito kasi parang Avengers eh. Si Thor, ito ba si Thor? Oo. Ito kasi, oo. Nag-apply siya ng position na hindi naman siya qualified. Contractual siya sa amin eh. Abogado? Sabi niya, abogado daw siya. Pwede ba yung sabi lang ho? Anti-fraud legal officer? Pinapatik ko nga kasi bakit ganun ang kiri siya kung abogado siya. Anyway. Nag-apply siya sa position na I think hindi siya qualified. Baka yun ang ano niya, ito yung ganti niya. Parang vengeful. Spiteful siya dahil tinanggihan ko siya roon. Yun siguro yung motive niya. But hindi ko pala kita yung kanyang ano eh. Yung kanyang kung resignation man yan, whatever yung action niya. So itong anti-fraud legal officer si Thorson Kate ay ito ang position niya o ito ang ina-applyan niya? Ayan ang actually ang position niya, special concerns eh, kasi sa opisina ko, sa Office of the President, marami mga issues na dapat matutukan. So sa kanya ko binibigay mga special concerns eh. Pakiusap, pakilakad, siyang gumagawa niyan. Hindi naman anti-corruption, ano, hindi naman yun ang title lang position niya eh. Yun ang pinapagawa ko sa kanya. Ngayon, since nag-file ng resignation to si Balabote, gusto niya yung position na yun. Sa totoo lang, hindi ko naman siya ganun kakilala eh. Kasi hindi ako nagpasok sa kanya. Ang nagpasok sa kanya, si Balabote. Sila magkakilala eh. At gusto niyang maging head executive assistant? Correct, oo. Sa tingin ko, hindi naman siya qualified doon. At saka, siguro, nagalit. Nag-resign na. Sinabi niya, dahil maraming and many, kung anong dahilan na ano eh, na sinasabi niya corruption, di sana, alam niya pala, di sana nilabas niya. Pero nakarating na sa inyo ang resignation ni Kit? Not formally. Word of mouth lang. Te-text ako, ganyan. Effective August 31 daw ang kanya resignation. Tagal naman nun. Bilisan natin. Intay pa ng August 31. Pwede sa Lunes na o ano. Ngayon. Ano reaction nyo sa sinasabi ho ng balita na itong si Kit ay hindi niya sinasang-ayunan ang implementation ng mandatory payment ng PhilHealth contributions ng OFW? Sabi unconstitutional dahil hindi bahagi ng universal healthcare law. Yun daw ang dahilan. Siguro paliwanag niyo, baka hindi niya naintindihan eh. Hindi naman kasi siya nagpa-participate sa mga, hindi siya kasapi sa, for example, executive committee. Okay. Hindi naman siya kasama doon. So paliwanag niya yung position na yan, dahil baka hindi niya naintindihan ang sinasabi niya. Mm-hmm. Siyempre, under discussion ng issue yan, sa Congress yan, tsaka sa Senate, may mga House Committee, Senate Committee yan eh. Nandun pa ngayon yan, wala pang resolution yan. So, for him to take a position, I think premature. Diba? I think he does not know what he's talking about. Aha. Okay. So, ang totoo lang ho dito ay si Bay Laborte, sabi nyo ay mag-aaral, mag-PhD.
Tama ba? Yun, oo, oo, oo. Ito naman si Labe, legal officer din daw ng PhilHealth. Correct, corporate legal officer. Hindi siya nag-re-resign, he denied. He denied it? He denied na siya mag-re-resign? Oo, oo, nag-text sa akin. Okay. So, ang kumpirmado lang ay yung si Kit. Ito, itong disgruntled okay. Disgruntled former employee. Okay. Okay, General, maraming salamat po sa... Yeah, oo. At thank you for supporting universal healthcare kanuli. Kailangan okay. natin to, lalo na ito panahon ng COVID. Thank you po and good morning. Maraming salamat. Maraming salamat. Retired General Dick Morales, ang presidente at CEO ng PhilHealth.